In this vlog, I'm gonna question your answer. I'm gonna answer your questions kasi nagkaroon na rin ako ng sagot. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Chatty. So it's been a while. Hi guys! I'm so sorry kung ngayon lang ako magre-review ulit about my MacBook. Sana in this vlog, masagot natin yung mga tanong nyo about sa MacBook nyo, kung bakit ganito. Bumili ako ng Apple para magkaroon ng magandang quality laptop, pero bakit ganito, ganito, ganyan, ganyan, ganun. Pasensya na guys kung hindi ko nasasagot yung mga questions nyo dito. I'm gonna question your answer. I'm gonna answer your questions. Kasi nagkaroon na rin ako ng sagot. Yung vlog ko kasi na to is about hinge problem ng MacBook Part 2. So I've been using my MacBook since June 15 and it's been 5 months since binili ko siya. So, merong friend si RJ na meron din siyang ganito. She asked him kung nangyari din ba sa kanya yung ganito na ang hirap-hirap niyang buksan, ang higpit. Nung first day na binili ko siya, na-open ko siya ng one hand ko, ganyan, ganito. And tinanong niya, and sabi nung friend niya na normal lang daw yun, depende sa panahon. Bumabalik-balik siya. So, when mainit, when it's warm, medyo okay siya. Yan. Diba? Na-open. Eh, naku-close ko na siya. Close-open ko na siya ng one hand. Ayan. Kasi medyo warm ngayon. Pero nung tag-ulan, guys, kasi nung inano ko sa inyo yun, nung vinlog ko yun, last July or August. July yun eh, kasi yung birthday ko nung kinabukasan. So, maano siya, may pit, diba? Nakita nyo naman sa video na ililink ko na lang dito sa vlog para sa mga, hindi pa nakakapanood. So, yun nga, kaya daw nagkakaganon, kasi meron din siyang rubber dito sa may hinge na may rubber pala siya dito, guys. Kaya siya humihigpit. So, yun yung one of the reason kung bakit siya humihigpit. And also, sa panahon na din. So, meron nag-comment dito na he also have the same issue with his MacBook. And try nyo daw i-open siya to the last angle. And then close it and try to open it again. Like, siguro ganito. Nang ganyan. Tapos, close nyo siya. And then open it again. Pero tinry ko siya before, ganun pa din. Siguro dahil talaga sa panahon. Advisable din kasi na nasa rubber siya. Kaya nga yun sinabi ni Kuya na nasa rubber type mat. So siguro like this. Pero ako kasi yung gamit yung ginamit ko na is yung binili kong cover sa Shopee, yung sleeve. Kasi hindi siya advisable na gamitin dahil meron siyang magnet. Sabi nung sa Switch, yung service center ng Apple, na hindi daw advisable gumamit ng sleeves na merong magnet. Meron kasing magnet to, guys. And inilalim ko na lang siya. Naglagay ako sa loob ng styro para hindi sila nung likod ng MacBook ko. So, ayun nga. Maglagay kayo, guys, para hindi ganun kahirap buksan. Especially, ito may rubber naman na siya dito sa baba. Yung ito. Kaya lang dumudulas pa din siya minsan. So, ayun. Marami sa inyo, na merong mga same problem about this one. Nakabibili pa lang. One week pa lang ganyan. Nagkakaroon na sila ng problem dun sa pag-open-close. Ako din mismo, I feel you guys, na nakaka-disappoint. Kasi kaya ka nga bumili ng MacBook. Ng Apple brand. Para ma-satisfy yung expectation mo. Kasi ganun din ako pag bumibili ng gamit. Okay lang na lumunok na magbayad ng malaki. Kasi, worth it naman siya. Tumatagal talaga siya. Kasi meron nga siyang meron siyang rubber dito sa magkabilangan. May experience nyo after a month, ganyan. Like me na 5 months ko na siyang ginagamit. So far, wala naman ako naging problema. Ang buisit lang talaga dito sa MacBook Air M1. Is dapat nag-pro na ako kasi pang light work lang pala to. Hindi siya advisable sa mga madaming ginagawa, mga multitasking sa laptop. So, advice ko sa inyo na mag-pro na lang kayo. Pero okay na din sa akin to kasi hindi ko naman siya madalas gamitin. And I don't do multitasking din naman. Pag nag-edit lang, kaya lang nag-ano kasi siya, napupuno agad yung RAM niya. Kasi 8GB nga lang naman siya. Because I have the same issue with mine. What do you mean, wobble? How about po yung wobble ng screen? So, yung wobble ng screen is I don't have any
issue on mine. Kasi normal naman yung screen ko. Wala naman kahit na anich-anich. Siguro, you have to go to service center ng Apple and you ask them bakit merong wobble yung screen mo kung kabibili mo lang. Depende yun kasi kung kabibili mo lang siya, issue yun. Kailangan mo ng replacement. Kasi, ba't ka naman gagamit ng kabibili mo lang tapos hindi mo isasolid, di ba? You ask a replacement and you ask them why, kung bakit merong wobble. Meron namang warranty, so pwede mong ibalik sa kanila yon and mag-ask ng replacement. So, yun nga, nagtanong si ate kung okay na daw ba yung Mac ko ngayon. It's working fine. So far, I don't have any issue. Yan. Na-open, close ko na siya with my one hand, one finger. Dararanasan ko lang yung kahigpitan pag umuulan. Yun. Depende sa panahon, guys. So, same din daw kay Artisan. Yung kanya. So, kabibili lang daw niya last Friday. So, don't worry, normal lang naman po na ganyan kasi bago pa lang po, sabi niya. For me, hindi dahil sa bago. Kasi, sabi nung naka-experience na din, bumabalik-balik din siya. Pero, okay lang naman yun. Hindi naman siya ganun. Hindi naman siya issue. So, shout out kay Mark Joson Hoson. Mark Hoson. Hi. And si Fatima Ann, OMG, mine have cracking sound. Yeah, it's normal guys, yung cracking. Na-experience ko yun kapag kain nga yung humigpit siya, tumutunog talaga siya yung tok, mga. Talagang nagkamak sound siya. So, it's normal lang. Kasi ano to eh, parang yung material niya is matigas. Yes, Team Heart. Nabubuksan na siya with my one hand. So, as you can see, ay! Yeah. I can open it with my one hand and one finger. So, yun lang so far. Kung hindi nyo pa napapanood, guys, yung first vlog ko about my MacBook. And so far, I really love Apple brand. And di ako magbabago. Malalaman natin after 1 year kung okay pa siya. Magre-review ulit ako. So, since almost half year ko na siyang nagagamit, and so far, wala akong naging problema. Rather than yun nga, yung hinge problem niya na yun nga, humihigpit siya minsan. So, after a year, magbibigay ulit ako ng review sa inyo. Yun din yung problema ko dito sa MacBook Air. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana naka-help sa inyo to. And one thing pa nga pala, huwag kayong gagamit ng mga sleeve na may magnet kasi hindi siya advisable according to service center ng Apple. So, yun lang. Thank you for watching. Sana na-enjoy nyo to and sana nakatulong sa inyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and don't forget to like this video. And yun lang. Thank you for watching. Bye!